Kamusta ka May Sports, Kevin Durant, LeBron James at Talen Horton-Tucker? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kaya naman tara at ating alamin. Sa playoff series nga ng Boston Celtics at ang Brooklyn Nets, marami nga ang nag-aakala na Nets ang magwawagi sa series na ito, subalit ngayon nga ay kabaliktaran na nangyayari dahil hawak na nga ng Boston Celtics ang 3-0 lead sa series na ito. Kaya naman ang Basketball Forever nga ay naglabas na ng balita patungkol sa Brooklyn Nets at ayon nga dito, ang Nets nga lang daw ang kupunan sa 2022 playoffs na walang pag-asa na manalo. Inaasahan nga sana na maglalaro si Ben Simmons sa Game 4 sa series na ito, subalit ayon nga sa inilabas na report ni Sam Scaranya ng The Athletic, ito nga ay hindi na makakapaglaro at sa tingin ko nga ay hindi na rin ito papalaruin kahit pamadala ng Brooklyn Nets ang laban sa Game 5. Ano masay mo dito? Mag-comment ka na. Sa sumunod na balita naman tayo na kung saan dahil nga sa sinasapit ng Brooklyn Nets ngayong season kontra sa Boston Celtics, ay hindi na nga naiwasan pang ikumpara ito sa sitwasyon dati ni LeBron James sa Cleveland Cavaliers kontra din sa Boston Celtics. Ayon nga sa inilabas na balita, noong 2018 niya ay nanalo ng series si LeBron James kontra sa Celtics na mayroong 4-3 na standing. Samantalang ngayon 2022 playoffs naman ay 0-3 na nga ang Brooklyn Nets kontra sa Boston Celtics. At ang mga nagpapahirap ng players sa Brooklyn Nets ngayon ay sina Jason Tatum, Marcus Smart, Jaylen Brown at Al Horford na parehas nga nakalaban ni LeBron James noong 2018 playoffs. Subalit marami nga nagsasabi na kaya nga daw nanalo si LeBron James kontra sa Celtics noong 2018 ay dahil mga bata pa nga daw ang mga players na ito. Ano masay mo dito? Mag-comment lang. Sa huling balita naman tayo na kung saan, natanong nga si Talen Horton-Tucker patungkol sa pagkasama nilang dalawa ni LeBron James sa loob ng court. At ayon nga dito ay mas maganda nga daw ang kanyang pakiramdam kapag nasa kanyang kamay nga daw ang bola at nararamdaman nga daw niya na magtatagumpay siya dito. Na ibig sabihin lamang mga kamay sports na gusto nga ni Talen Horton-Tucker na siya ang didiskarte para pumuntos. Kaya naman kitang-kita nga natin ngayong season na sobrang nahihirapan ito dahil hindi nga siya masyado nakakahawak ng bola kapag kasama niya si LeBron James sa loob ng court. Subalit para nga sa akin, kinakailangan na mag-adapt at mag-adjust ni Talen Horton-Tucker sa playing style ni LeBron James dahil halos sa buong game niya ay nasa loob ng court si LeBron James. Ano ang masay mo dito? Mag-comment ka na at huwag din kalimutan na mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!